magsitayo po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo inyong lahat. At sumainyo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hawaan tayo na makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban, upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, nakita si Daniel na nananalangin ng kanyang mga kaaway. Kaya't dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito? Sumagot ang hari, ayon sa kautusan ng Media at Persya, hindi magbabago ang kautusang nilagdaan ko. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Huda ay lumalabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon muli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi,
Alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang anumang kautusan sa Media at Persia. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihagis si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan. Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Magdamag siyang hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leyon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leyon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako na ano, pagkat ang bibig ng mga leyon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Nang siya'y maiahon, wala silang nakita kahit bahagyang galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leyon ay ipinahagis doon ng hari, pati ang kanyang sambahayan. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapan na sila ng leyon. Pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat? Sa lahat ng kinauukulan, iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos sa buhay at maghahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya'y nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at lupa. Iniligtas niya si Daniel sa mga leyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakila't papurihan ang poon magpakailanman. Dakila'y papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at ulan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakila'y papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, graniso at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niebe. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain papurihan ang poon magpakailanman.
Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at mga gabi. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain, pagbihan, ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain, pagbihan, ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain, papurihan, ang puon magpakailanman. O lupa, dakilain mo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain, papurihan, ang puon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapag nakita ninyong kubkob na mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon at huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran. Sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nang nagpapasuso sa araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupa o sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa taba at dadalhin bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayani at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaan, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo.
Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga ilang araw na natitira bago magpalit ng season, no, sa kalendaryo ng simbahan, medyo matindi po yung narinig nating pahayag ng Poong Nazareno sa kung ano ang mangyayari kapag siya po ay magbabalik na. Sabi po dito, magkakaroon ng lindol, yung malilito ang dagat, mga lupa, magkakaroon ng daluyong, pati mga planeta, magpapalit-palit ng pwesto. Ano pa bang mga narinig natin na mga mangyayaring, sabihin nating sakuna. Na kung tutusin, yung iba po dito, naranasan natin sa loob ng 2 taon. Pagputok ng bulkan, pagbaha, lindol, ngayon salot o pandemya. Pero maganda rin pong mapagnilayan natin dahil kapag sinabi ng Diyos, mangyayari. Kung pwedeng ipahintulot ng Diyos, magaganap ito. Pero sa atin po ba na mga nagsisimba madalas, kapag naririnig niyo po ito, ano po ang mas namamayani sa ating mga dibdib? No? Ano po ba yung nararamdaman natin kapag ganito? Kapag lumindol, kapag bumaha, maraming namatay, ano po ba ang nararamdaman natin? Totoo po, no? Kung tutusin, sabi naman dito sa Ebanghelyo, sabi, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa. Dahil nga, pagdating ng wakas, aharap tayo at tatanggapin natin ang hatol kung tayo ba ay parurusahan sa walang hanggang apoy o tayo po ay gagantimpalaan doon sa langit. Darating at darating ang araw na yan. Aharapin at aharapin natin ang araw na yan. Sa ayaw at sa gusto mo, kahit gusto mo pang mabuhay ng 100,000 taon dito na halos ikaw na lang ang natitira sa lahat ng mga kakilala mo, darating at darating ang araw ng ating wakas. At pag sinasabi nating wakas, ang kadalasan, kahit mismong no, mga nagsisimba, takot. Takot humarap sa Diyos. Ayaw pang humarap sa Diyos. Eh bakit nga ba? Bakit nga ba tayo matatakot humarap sa Diyos? Eh kung tutuusin, ang sabi ni Kristo, kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, ibig sabihin, darating na yung pagliligtas. So imbis na matakot dahil darating na nga ang Diyos, dapat pala daw ang sabi sa atin, maging handa, magalak. So hindi takot kundi magkaroon ng pag-asa ang nais na ipaalala sa atin ng Diyos. Ang nais na ibigay sa atin sa araw na ito. Kaya sayang po ang mga panahon, sayang po ang araw. Saan mo iginugugol ang isipan mo sa mga alalahanin, sa mga walang kwentang bagay, pati mga pakikipag, no, pagsagot mo sa mga walang kwentang mga posts. Sayang ang panahon. Enjoy mo na ang buhay bago pa matapos ang araw natin o kaya naman bago pa tayo humarap sa Diyos. Sayang ang araw. Nawa po, mga kapatid, sa araw nito ay mas maging bukas tayo, no?
lawakan ang ating pangunawa na anuman ang mangyari, handa tayo humarap sa Diyos. Kaya nga, no, sa pagtatapos nito, ang babanggitin naman natin sa susunod o sa Sabado ng gabi o sa Linggo, ang ipagsisigawan naman natin, halina Jesus, halina, dumating ka na. At dun sana tayo mas maghanda. Huwag mong problemahin yung, naku, December na, wala pa tayong bagong damit. Wala pa tayong, sana naman tayo kukuha ng pang Noche Buena. Huwag mo na isipin yan. Sigurado ka bang maaabutan mo pa ang Noche Buena? Sa kakaisip mo na yan, sa kakaproblema mo, mamaya sa ospital ka mag-Noche Buena, chill-chill lang. Kung magwakas ang panahon, okay. Kung hindi, tuloy ang buhay. Walang dapat ikatakot ang isang taong may pananalig sa Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang natitipon tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo sa Diyos Ama ng may pananalig at tingin ang Kanyang awa. Ang ating pong itutugon, tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang bayan ng Diyos, nawa ay maakit sa pananalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan, naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa, lakas ng loob. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway mamuhay sa kasiguruhan at pag-asa sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-aalay ng kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sa mga namayapa na, ipagkaloob nawa ng anak ng tao ang kaligtasan. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa ilong muling ihaan mo.
makasitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambinaniyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagintapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagyantapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Muli sa mga tatanggap po ng komunyon, huwag po kayong magpapalipat o tatawid pa. Kung saan kayo nakatayo o nakaupo, dyan lang po kayo. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kabatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ng lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, sama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila
ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'ng kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, magsiyo po muna po ang lahat at makinig ng mabuti para po sa maayos at madisiplinang paglabas ng ating simbahan. Maaari na pong tumayo ang mga nakaupo sa unang grupo. Ang labasan po natin ay ang Quezon Boulevard.